Bago po tayo magsimula, lahat po ng mga magko-comment sa kwentong ito ay isa shoutout ko. Paki-like na rin po sana dahil malaking bagay po sa akin yan. Yan lamang po. Tara, magkwentuhan na tayo. Simula pagkabata ay hindi na talaga ako naniniwala sa mga kwento-kwento patungkol sa usaping aswang. Ang pinaniniwalaan ko kasi noon, hanggat hindi ako yung nakaranas o nakakita. Sa mga sinasabi nilang aswang, ay hindi talaga ako maniniwala. Hello po sa inyo, Sir Dan, at sa lahat ng mga nakikinig sa inyong channel. Tawagin niyo akong Edgar, tubong Leyte at naninirahan dito sa Aklan. Ang kwentong aking ibabahagi sa inyo ay hango sa aking karanasan noong dekada 90. Nang mga panahong yon, ay nagtatrabaho ako bilang isang manggagapa sa lugar na hindi naman kalayuan sa aming baryo. Tuwing hapon at uwian na, ay sa tansya ko nasa isang oras din po yung lalakarin ko bago makarating sa bahay ko. Lalo at medyo mahirap po yung daan at may kalayuan din naman kung maglalakad ka lang. Isang pagkakataon, nagkaroon kami ng mga bagong katrabaho na sa pagkakaalam ko ay naninirahan lang din malapit sa baryo namin. Tawagin na lang po natin sa pangalang Edison yung katrabaho kong ito. Tahimik lamang po yung nagtatrabaho at halos hindi kumikibo. Kung hindi mo nga kausapin o kung hindi mo nga tanungin, hindi ka talaga papansinin. Dahil may pagkalasenggo rin yung isa kong kaibigan na tawagin nating Rigor, na kasamahan ko nga rin po sa trabaho. Isang beses talaga sa isang linggo ay nagiinuman kami sa bahay nila o kaya naman ay sa bahay namin. Inaya ni Rigor itong si Edison na makipag-inuman para daw makilala namin ito. Nung una ay ayaw pang pumayag ni Edison dahil kailangan niya raw na umuwi ng maaga palagi sa kanila. Anya pa, buntis raw yung kanyang asawa at walang kasama sa bahay kapag gabi. Kaya naman kailangan niyang makauwi kaagad sa kanilang bahay pagkatapos ng trabaho. Pero mapilit po talaga itong si Rigor. Sige na pre, minsan lang naman akong mag-aya eh. Pagbigyan mo na kami. Pangako, ihatid ka namin sa bahay ninyo pagkatapos nating mag-inuman. Pangungulit pang ang wika ni Rigor kay Edison. Pasensya na talaga mga pare, pero hindi talaga pwede. Magagalit yung asawa ko kapag hindi ako nakauwi kaagad sa bahay namin. Iiling-iling pang pagtanggi ni Edison sa paanyaya ni Rigor. Ganun ba? Nakakalungkot naman. Sambit na lang ni Rigor. At maya-maya pa ay nagsabing muli si Rigor na kung gusto raw ni Edison ay sa bahay na lang nila kami mag-inuman. Napatingin naman ako sa kaibigan ko at sinuri kung seryoso nga ba talaga ito sa kanyang mga sinabi. At nakita kong seryoso nga yung kanyang pagmumukha. Kaya naman nasiguro kong hindi ito nagbibiro. Kaya naman nasiguro ko na hindi talaga ito nagbibiro. Sandaling tumigil sa kanyang ginagawa itong si Edison na para bang nag-iisip ito kung papayag ba siya o hindi. Ano, par? Payag ka na? Sige na. Gusto ko lang namang makipagkaibigan sa'yo. Kaya gusto nga naming makipag-inuman. Diba, paring Edgar? Baling pa nga sa akin ang kaibigan ko. At napatango na lamang ako dahil kilalang kilala ko ang kaibigan ko. Nakukulitin at kukulitin lang talaga nito ako kung hindi ako tumango. Makaraan nga ang ilang sandali ay nakita kong tumango itong si Edison at nagwika na, "Sige mga pare, payag na akong sa bahay namin tayo magiinuman." Wika pa nga po nito. "Talaga? Sige, sa Sabado ng gabi pupunta kami sa bahay ninyo. Akin na yung alak at kay paring Edgar naman yung pulutan." Nakangiting wika pa nga ni Rigor. Biniro ko naman siyang paladesisyon. Hindi ko pa nga sinabing akin yung pulutan. Ay inunahan na nga nito ako.
Natawa lang naman yung kaibigan ko at nagsabing wag na akong magreklamo pa. At pumayag na lamang. Noong matanaw nga naming papalapit na sa amin yung aming amo, ay nagkanya-kanya na kaming balik sa aming mga ginagawa. Hinahapunan, pagkatapos naming magtrabaho ay sabay na nga kaming umuwi ni Rigor. Habang naglalakad kami pa uwi, nagkuwento yung kaibigan ko tungkol sa katrabaho naming si Edison. Sinabi nito sa akin na hindi naman talaga totoong kaya gusto niyang makipag-inuman sa katrabaho namin ay dahil gusto niya itong maging kaibigan, kundi may nais lamang daw siyang alamin kung tama nga ba ang kanyang hinala. Hinala? Anong hinala yung pinagsasabi mo? Baliw ka talaga. Natatawang wika ko pa nga sa kaibigan ko. Sinabi naman ito na malakas daw yung kanyang hinala na may kakaibang tinatagong lihim ang katrabaho naming si Edison. Ni minsan daw kasi ay hindi pa niya itong nakikitang kumakain ng pananghalian. Sira ka talaga. Eh ano naman sa'yo kung hindi mo siya nakikitang kumakain sa pananghalian? Bakit? Bibigyan mo ba siya ng pagkain? Tanong ko pa nga rito. Hindi naman kasi ganun, tol. Hindi mo ba napapansin na bukod sa hindi sumasabay sa ating mananghalian si Edison, umiiwas rin ito sa mga katrabaho natin? Kung hindi mo nga kakausapin, hindi ka rin papansin nun eh. Kahit nga bumati man lang, wala. Sad pa nga niya. At natawa na lamang ako sa sinabi nito. Dahil kahit kailan talaga, ay napaka osyosero nitong tao. Dinaig pa niya yung mga babae kung makialam sa buhay ng may buhay. Basta, tol, huwag kang maingay sa sinabi ko sa'yo ah. Hinala ko kasi sa lalaking yon. Parang may lahing aswang eh. Ni hindi man lang nakaramdam ng pagod sa trabaho. Hindi gaya natin na kapag nasa katanghalian ng tapat, abay halos lumawit na yung dila natin sa sobrang init at pagod. Pero si Edison, parang wala lang. Wika pa nga nito. Kakamot-kamot naman ako ng ulo na nagwika na huwag siyang mag-alala dahil wala akong pagsasabihan. Sa paglipas nga po ng mga araw, nakikita ko yung kaibigan kong panayong pagmamasid nito sa katrabaho naming si Edison. At minsan pa nga ay sinasaway ko siya dahil baka mamaya ay mahalata na nga ito ni Edison at nakakahiya. Hanggang sa nung sumapit na nga yung araw ng Sabado, umaga pa lamang ay pinapaalala na sa akin ni Rigor yung lakad namin kinahapunan. Tumango na lamang ako at sinabi sa kanyang hindi ko yun makakalimutan. Kaya hindi na niya kailangang paulit-ulit pang sabihin sa akin yung tungkol sa bagay na iyon. Nung sumapit na nga yung kinahapunan, ay kinausap ni Rigor itong si Edison at tinanong kung saan nga ba yung bahay nito. Para mamaya daw pagkapunta namin sa kanilang baryo, ay hindi na kami magtatanong pa. Didiretso na lamang kami sa kanilang bahay at meron ng dalang alak at pulutan. Sinabi naman ng katrabaho namin yung kanilang bahay. Ah, sige pre. Mamaya pupunta kami sa bahay ninyo. Magbibihis lamang kami at bibili ng mga kailangan. Nakangiting wika pa nga ng kaibigan ko. Sa isip ko noon, si Raulo talaga itong kaibigan ko. Hindi ko alam kung ano yung kanyang binabalak na gawin eh. Hay nako. Kawawang Edison. Napagtripa na naman yata ng loko-loko kong kaibigan. Sambit ko pa nga noon sa sarili at napapailing na lamang. Nang mga oras po na iyon, Sir Dan, wala akong ideya kung ano nga ba yung binabalak ng kaibigan ko. Ang nasa isip ko kasi noon ay yung simpleng pag-iimbestiga lamang. Yung pupunta lamang kami sa bahay ni Edison at magmamasid-masid sa loob ng pamamahay ng katrabaho naming ito. Ngunit nung naroroon na nga kami sa bahay ni Edison,
at kasalukuyang nagiinuman. Napapansin kong panay po yung pagkakamot ng braso ni Edison. Pinagpapawisan rin po ito kahit na medyo malamig yung panahon noon. Okay ka lang ba, pre? Tanong ko pa nga noon kay Edison. Sa naiiritang boses ay sinabi po nito sa akin na okay lang daw siya. Tumangutang una lamang ako bago kinuha ang inabot na baso ni Rigor at tinungga. Ilang sandali rin ay lumapit yung asawa ni Edison at nag-abot ng kanin. Matapos mailapag yung kanin, tulad nga ng ginagawa ni Edison kanina, ay ganun rin po yung ginawa ng asawa niyang buntis. Kamot yun ng kamot, na parabang nahigad. Makaraan lamang yung ilang minuto, ay nagmamadali ng hinatak ni Edison ang asawa nito at pinapasok na nga sa loob ng kanilang kwarto. Nagulat naman ako dahil noong tignan yung asawa ni Edison, ay bigla na lamang nagtaasan yung mga buhok nito, na parang nagbago po sandali yung kanyang anyo at namumula yung kanyang mga matang nangingitim yung bawat gilid, na parang ginuhitan po yun ng uling. Yun po yung pagkakapansin ko. Nanlilisik rin ang mga mata nito habang hindi inaalis yung pagkakatitig sa amin. Takot yung nararamdaman ko't panay po yung pagkalabit ko kay Rigor. Nung tuluyan nang may pasok ni Edison yung kanyang asawa sa kwarto nila, narinig ko pa yung mahinang kalabugan. At meron ding pag-angil na parabang angil po yon ng asong nagagalit na nagmumula sa loob ng kanilang kwarto. Napatingin naman ako sa kaibigan ko na sa kasalukuyan ay nakatingin rin doon sa kwarto kung saan nga pumasok yung mag-asawa. Pasensya na mga pre, pero kung sino man yung meron dala sa inyong pangontra ng aswang, pwede bang lumabas na? Dahil wala naman kaming ginagawang masama sa inyo. Maayos namin kayong tinanggap ng asawa ko dito bilang bisita. Kaya sana ay maging maayos din kayo sa amin. Panimulang wika agad ni Edison at matalas yung kanyang pagkakatitig nung bumalik nga po ito. Teka lang pre, hindi kita maintindihan. Anong pangontra sa aswang yung sinasabi mo? Naguguluhan ko pa pong tanong noon. Hindi naman sumagot si Edison, bagkus ay mabalasik po itong tumitig sa kaibigan ko. At para bang kaunting pagkakamali lamang ay yayariin po nito si Rigor. Par, ano bang ibig sabihin mo? Baling na tanong ko pa sa kaibigan ko. Bago pa man makasagot si Rigor, ay nagwika na nga si Edison na alam niyang merong dalang pangontra sa aswang. Si Rigor, malakas daw yung kanyang pangamoy na nasa bulsa ni Rigor yung pangontra sa aswang. Inasikaso ka namin dito sa loob pa mismo ng pamamahay namin. Pero yan ba yung isusukli mo sa amin ngayong gabi? Galit pang wika ni Edison at para bang nag-iba rin po yung boses nito. Medyo umaangil rin po ito ng mahina. At sa isang sandali lamang ay nakita kong biglaan pong nagbago yung mga mata nito. At kasunod po nun ay naging nakakatakot na po yung kanyang itsura. Sinabi pa po nito na nakikisama daw sila at pinatutunguhan kami ng maayos dahil sa mas pinili nilang mamuhay ng tahimik gaya na lamang ng mga normal at simpleng tao. Umalis na lang kayo sa pamamahay ko bago pa magbago yung isip ko. At meron pa akong magawa sa inyong hindi maganda. Hindi na kayo naawa sa asawa kong buntis. Bulyaw pa ngang sigaw ni Edison. Agara naman akong humingi ng dispensa sa kanya at hinatak ko na nga palabas ng kanilang bahay yung kaibigan ko. Halika na, tol. Umalis na lang tayo dito. Takot ko pang saad sa kaibigan ko. Sa kadahilan ng nakita kong parang
meron na pong tumutubong mga balahibo sa braso ni Edison. At para po yung balahibo ng hayop, yung mga mata rin po nito, nanlilisik na. At aaminin kong talagang kinakabahan ako dahil parang umaangil rin po ito. Marahil ay natakot na rin po yung kaibigan ko noon na si Rigor. Kung kaya naman ay halos hindi na po ito magkanda o gaga sa pagmamadaling lumabas ng bahay. Dali-dali na nga po kaming umalis. At nag-uunahan pa kaming makalayo sa bahay ni Edison. Sira ulo ka talaga, Rigor. Ano bang ginawa mo? Galit ko pang ang tanong sa kanya habang nag-uunahan pa rin kaming tumakbo palayo ng bahay ni Edison. Maya-maya pa, noong medyo may kalayuan na nga kami sa bahay ng mag-asawa, ay nakarinig na kami ng nakakakilabot na hunin ng ibon at malalakas na pagaspas ng mga pakpak na para bang nasa gilid lamang yun ang daanan at sinusundan kami ng gabing yon. Kaya naman lalo nga naming binilisan ang pagtakbo. Pagkat malayo pa sa mga kabahayan yung daan ang tinatahak namin. Nasa may dulo kasi ng baryo nakatira si Edison, kasama yung kanyang asawang buntis, na malayo nga talaga sila sa may kabahayan. Mabuti na lamang at hindi pa kami gaanong lasing ng mga sandaling yon, kung kaya't mabilis pa yung aming ginawang pagtakbo, hanggang sa makarating na nga kami sa mga kabahayan. Doon na ako napabuga ng hininga at napamura. Rigor, ano na? Grabe ka naman. Anong ginawa mo? Sabihin mo sa akin. Naiinis ko pang tanong noon nang mawala na nga sa pandinig namin yung huni ng nakakakilabot na ibon. May dinukot po bigla si Rigor sa kanyang bulsa. At nung inilabas po niya yon, isang maliit po yun na bote na nanlilimahid ng langis. Ang sabi niya, hiniram raw niya yon sa kanyang lolo para malaman niya kung tama nga ba yung kanyang hinala na aswang si Edison. Base raw kasi sa kanyang lolo, kusa raw na kumukulo yung lana na yon kapag malapit lamang yung aswang. At makakaramdam rin daw ng pangiinit ng katawan yung aswang kapag nasa malapit yung lana na yon. Nung nasa loob nga kami ng bahay ni Edison, kumpirmadong aswang yung katrabaho naming yon. At hindi lamang siya, dahil maging yung kanyang asawa ay ganun din. Kaya pala hindi mapalagay si Edison at yung asawa nito. Nahalata rin po namin na naiirita na ang mag-asawa. Lalo na raw nang kumukulo na nga yung lana at umaapaw na sa bulsa niya. Mainit na rin yung nararamdaman ng hita niya na parabang napapaso dahil nagiinit din daw yung bote habang umaapaw yung langis na laman nun. Napamura na lamang ako noon at napawikang totoo pala talaga yung aswang. Pero sa tingin ko ay hindi lahat ng aswang ay masama. Dahil gaya na lamang nila Edison at ng kanyang asawa, ang gusto lamang nila ay mamuhay ng tahimik. Naramdaman ko rin pong hindi sila masama. Pero itong kaibigan kong Pakialamero ay binuko nga yung pinaka-iniingatan nilang lihim. Na parang yun pa yung aming sinukli sa maayos po nilang pakikitungo sa aming dalawa. Mabuti na lamang talaga at walang ginawang masama sa amin ang mag-asawa. Kundi, baka naging hapunan na po kami nilang dalawa ng kaibigan ko. Kahit na pakiramdam ko ay hindi naman po talaga nang bibiktima ng mga tao yung mag-asawang yon. Noon ngang pumasok na kami sa aming trabaho, pagkaraan ng ilang araw, nabalitaan na lang po naming umalis na nga si Edison. Tahimik na lamang kaming magkaibigan. Atikom yung aming bibig kung bakit biglaan nga yung pag-alis ni Edison sa trabaho. Kahit alam naman po namin talaga yung dahilan. Marahil ay umalis na rin po sila sa kanilang baryo at nagpakalayo-layo na. Dahil sa amin, sa pagkakamaling ginawa namin. Dito ko na rin po ito tatapusin at maraming salamat po sa inyong lahat.
mag-ingat po kayo palagi at baka matulad kayo sa aming dalawa ni Rigor. Paalam. Shoutout nga po pala sa mga taong ito. Kay Mercy Siloso, kay Milati, kay Mark Joe Periano, kay Angelo Panes, kay Sonia S, kay Maria Cristina Valdivit, kay Mark Ian Alam, Hidlisa Ingracial, Julia Martobalde, Hazel Gumban, Melissa Basinilio, Kilabot King Horror Stories, Christian Mejia, Heron Led, Liz Lee, Linda Vergara, Elida Orbeta, kay Modin Riggs, kay Ricky Kang, kay Shalom, kay Arlene Besa, kay Dar TV, kay Chabi Estolante, kay Maymay Mission, Robilin Alba, Romnick De La Cruz, Renelin Katayas, kay Sophie Joy Vlog, kay Helen Manahan, Marivic Belmonte, Ronaldo Cabansag, Jongski, Christy Joy, Mary Asilar, Wendy Lim, Jason Elgi, Spedril Chrome, Jason Ed Kiban, Janice Pedredo, Joseph Arpantibi, April Comia, Rayson Yao, Risa Paklehan, Jenny Maluwig, kay Nikki Jam Jam, Glenn Carlo Rosendi, Mary Anase, Filipina Palsario, Riva Jainty, Rhapsody Porlage, Lynette Reparado, Daisy Rinconada, kay Aclores, kay Julie Eva, Tilao Katsela ng Kalaguas, kay Neza Alemania, Eloy Soap, BJ Imos, Dimples Yumi, kay Riggs Villanueva, kay Jeneline Salibio, kay Elmar Manriza, at kay Jen ng Tulunan Cotabato, kay Gregorio Chadi, kay Imelda Reyes, kay Kristan Roger San Juan, kay Rexy Ann, kay Dondon Ramos, James Rans Clyde, Lady Warrior, Imel Merano, at kay Aclores. Shoutout po at maraming salamat sa inyong lahat.